Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Sports Hub Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin tong laban ni Efren Reyes versus kay Brandon Gordon dito sa 9-ball tournament. Ginanap ito sa Street Lights Billiards Academy. Itong match na ito ay 9-ball, race to 5 with an alternate breaking rule. Si Efren Bata Reyes ang nanalo dito sa lag, kaya siya yung unang magbe-break dito sa rack number 1. Si Brandon Gordon ay isa sa local pool player dyan sa Virginia at makikita natin nilabanan niya si Efren Bata Reyes para sa isang tournament at ito ay pwede silang manalo ng $6,000 dito sa tournament na ito. Kaya invitado dito si Efren Reyes at siya ang magbe-break sa rack number 1. Pasok ka agad yung ball number 6 doon sa corner pocket at maganda yung break na yan Reyes. Pero itong ball number 1 medyo rigid yung kanyang position kaya pwedeng ibang shot or mag-play safe dito si Reyes. Napakahusay nitong play safe ni Reyes no, at naitago niya itong cue ball dito sa likuran ng ball number 5. So back to table itong si Brandon at tingnan natin kung matamaan niya itong 1 ball. Sablay doon si Gordon at na-ball scratch pa siya kaya foul siya dyan. Ball in hand naman kaya Efren Reyes kaya ito itututok niya dito sa ball number 1 para makakuha ng ball position dito sa 2. Maganda yung ginawa ni Efren Reyes na yun doon sa 3 no at ito open na open yung 4 ball sa kanya sa kanyang ball positioning at mukhang maganda ang position nitong mga natitirang bola. Tingnan natin kung makarun out dito si Efren Bata Reyes. Last 2 ball ni Reyes at aiming sa ball number 8. Maganda yung pagkakashoot na yun, muntik pang lumabas. At ito last ball niya dito sa rack number 1. Pasok ang 9, 1 point dito kay Reyes. So alternate breaking rule ito kaya si Brandon Gordon ang magbe-break sa rack number 2. Pasok yung 5 doon at maganda pa rin. Ayun, sumabay pa yung 8. Kaya ito maganda ang ball position niya dito sa 1 ball.
So nag-play safe dito si Gordon at naitago niya dito sa likuran ng ball number 7. Kaya mag-kick shot si Reyes to rail kick shot. Napakahusay, no? Clean shot ito kay Reyes. At mukhang naitago niya ng konti itong ball number 1 dito sa likod ng ball number 9. So aiming dito si Efren Reyes sa ball number 1. Tingnan natin kung maipasok niya ito. Long shot. Nag-play safe si Reyes pero tumama sa Diyos. Kaya ito, na-open yung one ball dito kay Brandon Gordon. Maganda ang ball position dito ni Reyes sa dos kaya maganda yung opportunity niya na ma-clean up itong natitirang bola dito sa rack number 2. So tingnan natin kung maka-run out dito si Reyes. Last two ball ni Reyes dito sa rack number 2 at maganda ang ball position sa 7. Mukhang makaka-score na naman dito si Reyes. Pasok ang 7 pero diretso itong bola kaya tingnan natin kung makat ng maayos ito ni Efren Reyes. Mahina yung kanyang backspin doon kaya ito yung position ng bola. Pasok yung ball number 1 dito sa rack number 3 at maganda itong ball position ni Reyes. Mukhang maayos itong position ng mga bola. Tingnan natin kung makarun out ulit dito si Reyes, no?
At makita natin dito yung ball positioning. Easing-easy ito kay Efren Bata Reyes. Kapag ganito na yung mga ball position, sigurado yan. Nakaka-run out dyan si Reyes. Last two ball ulit si Reyes dito at aiming siya sa 8 ball. Same position. Makita natin ito ang ganda ng position ni Reyes. Parang nagkaroon ng deja vu dito sa tira na ito, no, sa rack number 1 kanina. At ito pasok na naman para sa rack number 3. 3-0 ang score natin dito at si Gordon ang magbe-break sa rack number 4. 3-0 ang score natin guys. Lamang na lamang dito si Efren Bata Reyes. At ito ay race to 5 lang. Wala pang panalo itong si Brandon Gordon. Sablay yung jump shot doon ni Brandon at ito, nagulo niya itong mga bola. Nagkaroon pa ng cluster sa ibaba. Ball in hand dito kay Efren Reyes, kaya tingnan natin kung paano niya ito gawa ng paraan. 2, 3, and 4 ay open. Pero nakakluster itong ball number 5, no? Dito sa tatlong bola. Pinosisyon ni Reyes in advance itong ball na ito para tingnan natin kung paano niya ito mailagay doon sa position kung saan niya itinuro kanina. So prediction yun ni Efren Reyes, tingnan natin kung magawa niya yun. Mukhang eksakto nga yung prediction dito ni Efren Reyes, no? Malayo lang ng konti pero yung angulo ganun na ganun siya. Pero tingnan natin kung i-combination ito ni Reyes sa 5 to 9 ball. So nag play safe lang dito si Reyes at ito tumitira si Brandon ngayon. Tingnan natin kung may bank shot niya itong 5. Medyo makapal. At ayun, nag open kay Reyes itong ball number 5. Pero mukhang may plano dito si Efren Reyes kung pinahin niya ito or magpa-play safe siya dito.
So nagplay safe si Reyes, no, at pinaikot niya itong ball number 5. Itinago niya sa likod ng ball number 9. Ang lupit talaga ni Reyes dito sa kanyang mga play safety. Kick shot si Brandon, sablay, nauna ang 7, kaya foul dyan si Brandon. Ball in hand naman kay Efren Bata Reyes. Ito mukhang tutuhanin na ni Reyes to, 5-9 combination dito sa corner pocket. Score natin dyan 3-0, pag pumasok pa ito nagiging 4-0 na yung score natin. Pasok ang 9, 4-0 ang score natin, lamang na lamang si Reyes. Race to 5 ito. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa last rack dito sa rack number 5. Nag-try mag-bang shot at naitago ni Brandon itong cue ball sa likuran ng 9 ball. So magaling, mahusay yung kanyang discarte doon para sa play safe. Napakahusay nung kanyang pakarga na yun, no? Kaya lang na i-open ni Reyes sa side pocket itong one ball. So nag-declare si Reyes doon ng foul dahil natamaan niya yung cue ball ng 2 beses. Kaya ito ball in hand kay Brandon at itinutok niya dito sa side pocket itong one ball. Medyo napalakas yung backspin doon ni Brandon, no? Ay na-scratch siya dito. Kaya ito, kay Reyes naman ang ball in hand. Mukhang tututuhanin na ito ni Efren Reyes at gusto na niyang tapusin ang maaga itong match na ito dahil nakakaboring daw itong kalaban niya. Kaya lang meron siyang problema dito sa 5 and 6 cluster ball, no? Kailangan may break ni Reyes ito. Easy pocket para sa dos, aiming siya ngayon dito sa ball number 3. Napakalupit nung pagkaka-break na yun ni Efren Bata Reyes sa 5 ang lupit. So eksaktong eksakto pa rin dito sa side pocket itong ball number 5. So gustong paatrasin ni Reyes itong ball number 5, no, para makakuha siya ng ball position dito sa 6. Pero nagbago yung isip niya. Yan, pinatakbo niya na lang papunta dito sa kabilang corner. So umikot si Reyes para dito sa ball number 6. I
Last two ball ni Reyes dito sa last rock at makita natin mukhang love set itong kalaban na ito, no? 4-0 score natin pag naipasok pa ni Reyes itong dalawa. Love set ang kalaban. Ito last ball ni Reyes at mukhang sumobra ng konti. Sumobra na at ito mukhang sa side pocket na lang ipapasok itong Nuebe. Last ball para dito sa rock number 5. Pasok ang 9, panalo si Reyes. Congratulations, see you on my next.